Hello mga viewers, ayun. So isang araw na naman yun na pwede natin pag-usapan. So ano ba yung pwede natin pag-usapan? For that, magkakatulo na tayo kasi kagigising ko lang. Actually, pagod ako noong last day sa event, outdoor event. Talagang namaos ako dun. So, ano bang pag-usapan natin ngayon? By the way, mga ka-viewers, pag-usapan natin ngayon ang natawag natin na what is the difference between networking and traditional business? So, ano yung pagkakaiba nila? So, yun yung tatalakay natin ngayon. So, don't forget to subscribe. Hello again, welcome to my YouTube channel. So, dito na tayo sa topic natin na what is different between business and networking. So, maramihan kasi mayroong magtatanong sa akin sa account ko na bakit daw kailangan pa natin mag-business o kailangan pa natin gumawa ng paraan para magkaroon ng maraming pera. Eh sabi nga nila, pera daw is a cause of evil, di ba? So hindi naman yun ibig sabihin na ang pera is a cause of evil, di ba? Depende yun kung sino yung tao na nahawak nun. Kung saan niya nilalagay yung pera, it's either doon sa maling gawain o sa tamang gawain. So, kaya nagka-post ng evil ang pera dahil minsan yung ibang tao, pag marami ng pera, ano sila, parang hindi na sila kumikilala na may Diyos. So, isa sa mga dahilan yun kung bakit natawag na ang pera daw is cause of evil. So, depende po yun sa tao na nag-handle nun. So, bakit nga ba kailangan pa natin, kung ikaw ngayon meron kang business, traditional business, which is okay yun. Or kung ikaw ngayon meron kang networking na sinasalihan, each other, kung anong networking ka meron ngayon, so, walang problema dun. The fact na it's optional yun na ikaw mamimili. Or pwede nga dalawa eh, kung pwede lang eh, diba? So, it's your choice pa rin yun, guys. So, kasi, sa networking kasi, ganito yun. Sa networking, una lang ang medyo mahirap doon. Kasi nagbe-build ka ng isang company. Parang, sa networking kasi, parang, ikaw yung nagbe-build ng sarili mong, mga company. So, yun yung tinatawag natin na triangular, based on triangular kasi networking. From here, ikaw yung mas taas, then magpa-join ka ng another na pwede mong ma-business partner, and then yun, dadami yun. Kaya tinatawag yung networking, same pa rin sa traditional business. Sa traditional business naman, ganun din, mag-tayo ka ng sariling company mo, may hire ka ng president mo, executive, CEO, di ba? So, finance, yun. Lahat yan hanggang dun sa pinag-aralan, hanggang janitorial, di ba? So, hanggang sa mga yaya, yan. Yun yung structural na base between both networking and traditional. Pero, meron ng kakaibahan. Kasi nga, sa networking kasi, kung ikaw yung nasa taas, mas less yung effort mo. Bakit? But mas less yung effort mo pag nasa networking ka. Kasi, sa networking kasi, maliban na kumikita ka, at hindi ka na nagpapasweldo ng tauhan mo. Unlike dun sa traditional business na kumikita ka, plus nagpapasweldo ka pa ng, yung tauhan mo, renta ng pwesto mo. Actually, sa akin before, so, ganun din ang ginawa ko. Since, before ako nag-franchise ng burgeran ko, which is
sa Manila yun. So, ginawa ko lang naman, nagrenta ko ng pwesto, nangaira ko ng mga service crew ko. So, ganun din sa networking. So, ang kaibahan lang talaga sa networking is, pag ikaw, nasa taas, at marami ka ng mga nagiging business partner mo sa ilalim, so, malis yung import mo. At the same time, kikita ka talaga ng malaki. Bakit? Wala ka nang pinasahuran. Ang company na bahala sa'yo mag-provide sa lahat-lahat, sa payroll, sa tawag natin na sa mga lahat-lahat ng process, ang company na po ang magbibigay niyan. So parang pag once na ikaw kasi yung nasa networking company, lahat provide na sa'yo. Hindi ka na kailangan na mga papa. All you have to do is to take action lang. Share the business, share the opportunity sa gustong sa mga taong gustong makahanap ika ng pagkakitaan sa simpleng puhunan lang. Bakit? Kasi sa networking kasi, simpleng puhunan lang ang kailangan mo dito. Kumbaga, hindi kalakihan yung puhunan. Unlike dun sa traditional business na kailangan mo pang put up ng million o 100,000 para makapag-create ka ng isang business mo or kung franchise mo, unlike before kung na business is traditional, mag-put up ka talaga ng puhunan. Although first branch ko, ang ginawa ko, nag-put up ako ng all around 50,000, no? Kung ikaw ngayon wala kang 50,000, mag-put up ka ba na isang negosyo na franchise business? So hindi po yun. Kasi ang franchise business po ngayon, although nasa mga 100,000 na, 200,000. So yun yung mahirap doon. Kasi kung ikaw yung ordinaryong mamamayan, ordinaryong tampulano lang, so kumbaga hirap ka. Unlike dun sa networking business na kakaunti lang puhunan mo. Unlike kung mapapanood nyo dun sa episode 3 at episode 4 or 5 ko, so mamimili kayo dun kung ano yung pwede nyong gawin, kung bakit kailangan natin na may substitute pa na another pagkakitaan maliban dun sa traditional. Although ako, dala kasi nasa networking company ako, at the same time, may traditional business din ako. Kasi hindi lang naman isang dapat source mo. Kung gusto mo talagang kumita ng kumita, huwag mong hayaan na sa lahat ng mga pagkataon na mayroong opportunity or mayroong mga pagkataon na pwede kang kumita, both, pwede mong gawin yun. Pero kung ikaw naman ay wala kang talent sa ganito, sa traditional business, at may talent ka naman dito sa pag-networking, so why not? Gawin mo yun. So, it's your choice pa rin yun, guys. So, no? So, sa networking talaga, umpisa lang yung effort mo. Kasi nga sa networking, mag-invite ka lang ng mga taong pwede mong i-business partner, at yun, sila rin mag-invite nyo ng mga ka-business partner hanggang sa ilalim. So, ang effort mo, nasa umpisa lang. Kasi nagbibuild ka pa ng network marketing strategies mo na dagami yung tao mo. Since sa traditional business na mag-hire ka pa ng mga crew mo, mag-hire ka pa ng mga tauhan mo para pasilduhan mo. So, yun yung risk ko doon. Kasi nga, ika kung hindi kikita yung business mo, yung traditional business mo, saan ka ngayon maghanap ng ipapasildo sa kanila? But if, kadalasan kasi may mga traditional business talaga na bumabagsak, hindi na talaga may iwasan yun kasi nasa loob, strategies pa yun, experimental lang po yan. So, minsan kasi hindi talaga agad na yung traditional business mo is mag-success yan. Dadaan pa yan sa mga level, di ba? So, mga critical level. So, kasi paano mo masasabi na nasa ano pa ang company, stable na company ka, dapat ang company, although 5 years pataas na, so stable ka na dyan. Pero kung 3 years, 4 years pa baba, medyo tagilid pa, nasa experiment strategy ka pa. So, unlike din, ganun ito rin sa networking naman,
Ganun din. Pag ang isang networking, dapat sumali ka sa isang networking. Tune ka sa, kumbaga, 5 years above. Kasi stable na yan. Pero kung 3 years or 4 years below, para, so, huwag ka muna sumali dyan. Kasi, experimental po na sila dyan. Hindi ba stable yung company na yan. So, yun yung tip ko lang pag sumali kayo na isang networking company, no? Kasi marami kasi yung networking company ngayon nagsusulputa na nga. Kasi sa sobrang hindi man na tayo talaga ngayon ng networking company, although nasa wellness industry na si kasi tayo ngayon. So, pag sinabing wellness, ang tao ang kailangan ng mga food supplement. Kasi nga, ang ano nga natin ngayon is back to original na mga food supplement na kailangan ng body natin because of our mga kinakain natin ngayon na sobrang toxin na. So, yun po yung dahilan po kung bakit tumataas ang level ng mga networking company ngayon sa buong Pilipinas, no? So, ingat din kayo kasi mayroong mga company na scheme din, di ba? So, isa lang naman sa mapapatunay dyan pag scheme yung isang company, di ba? So, pag binili mo yung isang product o isang package nila at walang kapalit na sinasabihan ka lang na may tutubuhin ka nito after ganito ganyang months, so magtaka na po kayo doon, no? So, dapat kung bumili ka ng package sa kanila, dapat may return investment o may get pa doon sa pinut up mo na puhunan mo. What is yung member, para membership mo na rin yun. So, kasama na yung lahat ang package na yun. So, dapat ganun. Pasensya na kayo guys kasi medyo masama yung pakiramdam ko, no? So, yun yung kaibahan niya. Sa networking, actually, once na ma-put up na yung member mo, dadami niya sa ilalim. So, ang gagawin mo lang is to receive sa iyong mga na-put up dito kasi meron kang tinatawag natin na pairing bonus, meron kang unilevel bonus, meron kang ang daming bonus na pwede mong matanggap. Pero, ang advantage doon, na once na nakaput up ka ng isang, nakabuild ka ng isang networking company, hindi ka na magpapaswildo, gumawa. Kasi, sa AIM Global din, as we belong, sila nag-provide na lahat ang mga materials, mga product, ang offices, kahit ang lupalop ng Pilipinas, na mayroon tayong mga opisina. So, hindi ka na kailangan ng mga pa. Dahil nandyan, pinaprovide na ng company natin, which is yung napakabalik tumayari natin noon, si Francis Miguel, as si Aid Cabantog, at si John Aspire, no? Napakabait po, at mga Pilipino talaga sila na kumbaga, gusto nila makatulong din sa kapwa Pilipino nila. Kaya nila ginawa itong kampanya ito. So, marami namang iba dyan na nagsasabi na scheme daw. So, why did you not try? I-try nyo lang. Wala naman siguro makawala kung ito-try nyo, diba? So, yun lang. Yung sa traditional naman na business, so kailangan mo talaga mag-put up ng malaking puhunan doon. At the same time, kailangan mo pang pag-aralan yung pwede mong halimbawa, katulad ko, nag-build ako ng isang franchise business. So before noon, hindi pa ako nagtatayo na agad-agad na nagpa-franchise ako. Although, ang ginawa ko sa, may share ko na sa inyo, ang ginawa ko, before ko nag-put up ng umatin pa ako ng mga seminar. Umatin ako ng mga seminar. Same sa networking, umatin din ako ng seminar. Ganon din ang gagawin niyo. Pag sa networking company kayo, atin din kayo ng seminar. Kasi yung iba, seminar, nakakapagod naman. Kasi before niyo, may nalaman kung yung company is legal. Yung company is may eligibility, di ba? Kumbaga, legal ba yung company at sinalihan mo? So, umatin ka muna. Libre naman yun. Wala namang bayad yun. So, to learn lang na ito ba yung gagawin kong business, is legal ba ito, di ba? So, since ganun din sa ginawa ko before, nag-franchise ko, pinag-aralan ko yun, umatin ako ng seminar, umatin ako doon sa, kung hindi ako nagkakamali, Siopao
Supo franchise. Yun, umatin ako ng seminar noon. Pero umatin lang ako doon na as observed na ito, pag ginawa ko to sa sarili ko, kaya ko na. Kasi bakit? Alam ko na yung process eh. Kasi umatin ako na kung paano nila ginawa. Kasi copy-copy lang yan. Kopya-kopya lang yan, di ba? So, kinakopya mo yung mga strategy nila. Same sa networking, kinakopya mo rin yung mga strategy nila. Copy-copy business lang po, yan. So, ganun lang din sa traditional business. So, ikakopy-copy mo lang yun yung ginawa ng iba. So, copy business lang nga lang, diba? So, ginawa ko, umatin ako sa seminar. Tapos, pinag-aralan ko kung anong strategy nila, kung bakit sila nakapag-put up ng isang franchise business. So, nag-franchise business ako after ko nag-seminar. Pero before that, yun, pinag-aralan ko lahat. Yung strategy, ano yung mga package inclusion, dapat ma-reach ba ako sa, ma-reach ba ako ng mga gustong mag-franchise sa akin, ng mga tao. So yun, yun lang ang pinanghawakan ko na bakit hindi ko gawin sa sarili ko na ako mismo magpatayo ng sarili ng franchise or ako mismo ang franchisor at kukuha ako ng mga franchisee. So yun yung ginagawa ko. So actually, by few months ago, what, pag nag-start na ako ng isang branch, ang ginawa ko, pina-flyers ko siya. Gumawa ako ng isang flyers na kung saan kasama ng inclusion dun. And then ako lang din yung gumawa ng isang stall. Kasi kung kayo naman, may alam kayo sa electrical, may alam kayo sa pag-carpentero. So, what if ikaw lang gumawa? No? Parang makasave ka. Kasi kung isang katulad nung sa akin, may nag-plansay sa akin, which is kasamahan ko lang din sa trabaho ko, isang guard na wala din silang anak, kung gusto mag-business. So, sinishare ko lang sa kanya na ganito, may pa-franchise ako. So, willing ka bang kukuha nito? Although, ang binigay ko sa kanya is talagang pinakababa lang kasi nag-start pa lang kasi ako eh. So, although mga 35,000, ganun, mga 35,000, ako din naghanap na sa kanya na lahat-lahat, provide, naghanap ng pwesto, ako naghanap, nagbigay siya ng tao, ako nag-training ng mga tao para sa kanya. So, operate na lang diretso. So, napakadali lang na gagawin sa franchise kasi mayroon ang tinatawag natin nga na business kumaga process. So, yun yung kaibahan sa franchise. Pag ikaw ng franchise, bibilhin mo lang yung business strategy nila. Same sa networking company. Bibilhin mo lang yung strategy nila. Parang bibilhin mo lang din yung kumbaga kaalaman na nandiyan na sa kanila, so ikukopya mo lang. Same sa traditional business, nag-build ka ng, nag-franchise ka ng isang company, which is, for example, mga siomay, gano'n, maraming siomay yun na franchise, no? So, bibilhin mo lang yung, kumbaga, company, strategy nila. Parang gano'n na mangyayari. Ika nga lang, pag, what if, wala kang pera, diba? So, mahirap yun. So, yun. Ganun din, kung meron na kayong naputap na business, tuloy nyo na lang yan. At the same time, pag-isipan nyo rin na kung gusto nyo pang kumita ng mas mabilis din at mas garantisado na legal at wala kang napaka ng tao at saka kumbaga stable na company. So, itry mo yung isang networking company. So, another extra mo na rin yun kung ikaw nag-traditional ngayon. Kung ikaw naman ngayon, wala ka pang puhunan at gusto mo magtayo ng traditional business, what if yung maliit na naipon mo, i-invest mo muna to sa isang networking company. Hindi ko naman sinasabi na sa global, no? Kasi marami ang mga company dyan na legal. So, pagpipilian mo lang po yun. So, yun po yung advice ko sa inyo. So, napakadali lang po na susundin po yung mga strategy ng pagiging networking. Kasi nakalatag na ang gagawin mo dyan is all you have to do is to apply, diba? Sabi nga, I can see you na by the end of this year, meron na kayong mga marami na po up na business maliban sa
networking at sa traditional. So pagsabayin niyo yun, pwede yun. So yun nga, mahirap din sa atin mga Pilipino, masyado pa yung negatibo sa mga lahat ng pagkakitaan natin. So guys, I suggest na open-minded lang po sa lahat ng mga bagay na may mga opportunity. Kasi ako, since nagtatrabaho ako, no? And then, meron ako mga extra traditional business. And then, at the same time, so networking din. So kung saan ako pwede available na oras na yun, yun ang ginagawa ko. Unlike nga, may available ako ngayon, di ba? So ang ginawa ko is to share you. Paano ba? Ba't kailangan pa natin ng ganito ganyan, di ba? Magkalaman natin mag-networking, kalaman natin ang business. So sincere ko lang po sa inyo kung what if meron po kayong idea na pwede nyong i-apply sa sarili nyo. Alam ko, dahil si God niya, di ba? Will born to win. We will not born to win, but we will born to prosper. So yun yung gusto ni Lord sa ating buhay na maging prosper din tayo. Hindi lang sa pagiging winner natin as a person, so dapat maging prosper din tayo. So yun lang. So doon naman sa mga nakapanood ng video ko sa episode 3 until episode 5. So guys, maraming salamat at medyo malumanay lang ako kasi doon dahil gumagawa ko na ang that time na gumagawa ko ng video na yun is gabing-gabi na. So hindi ko talaga unlike ngayon na araw, diba? So mas mahinahon lang yung boses ko yun. Parang sabi ko, ano ba naman to? Parang itong walang kain, diba? So yun. Di ba? Isapon tuloy yung kape ko. So, yun lang. Panorin lang po yung episode ko kung saan nyo piling gagamitin yung pang-invest nyo. At doon naman sa mga gusto pang kaalaman about sa mga kaalaman ko rin. Pwede ko rin isi-share sa inyo. Ikaw naman na nabala ka mag-franchise. Actually guys, kisikap ko yung taon na to na ilance ko ulit ang franchise ko, yung bulgiran ko, dito sa Cebu. So, abangan nyo lang po yon at marami din ako maituturo sa inyo paano mag-start ng franchise business. And then, kung gusto nyo kumuha ng franchise, willing naman po ako. Comment lang kayo sa Facebook o sa Messenger ko o sa page ko. So willing din ako, or pwede tayong mag-meet kung ikaw nandito lang sa Cebu or sa Bohol, mas malapit-lapit, no? So pwede tayong mag-meet up, pag-usapan nito about business yun. And every Sunday din nandyan ako sa Diplomat Hotel sa Suminya, Bulibag. So every Sunday ako dyan. Andiyan kasi yung ano namin, andiyan kasi yung church din namin. So, pwede na tayo mag-meet up doon, after ng church namin. Pwede tayo mag-usap doon. So, walang problema doon. So, doon lang sa mga gustong or interesado doon sa pagsali doon sa company sa InGlobal, no? So, kung may katanungan kayo, pwede nyo akong kontakin din, personal. Sa page at Facebook ko. So yan, maraming paraan kasi, no? Kasi sobrang high-tech na tayo ngayon, piling lahat na piling gagawin natin yun through online. So ituturo ko rin sa inyo kung paano magkaon ng online or channel, di ba? Editing yun, marami akong pwede kong ituro sa inyo. Pag once na pwede rin kayo magpaturo, di ba? So yun lang. So maraming salamat guys sa inyong support.
doon sa video, doon sa mga nagsishare, di ba? Pa-shout out ako ni Ronnie, no, thank you sa share mo. So, I appreciate that. Yun lang. Doon sa mga nakapanood ng video ko, sa episode 3 to 5, share niyo lang po at maraming thank you talaga sa inyo at nakapagbigay kayo ng inspire to others, diba? Na pwede din silang magsimula no? Kahit maliit lang na puhunan, diba? At pwede ka rin mag-success kasi dito sa yung global kasi marami na tayong ano eh, marami na tayong mga marami na tayong mga business partner na kung saan kahit wala kang pinag-aralan na nag-success basta ginawa mo lang itong tama. Kasi minsan alam mo kasi hindi naman lahat ng mga katao na meron din tayong mga business partner na sila din ang mismong sumisira ng sarili na nilang company. Bakit? Ang ginawa kasi nila, instead na maniwala yung tao sa kanila, mag-invite nila, gagawin sa office, mga nandun pa yung tinatawag natin na nagsisinungaling para lang ma-invite, diba? Guys, I advise you, kung gusto mo i-prosper ka ni God, kung mag-invite ka ng tao, huwag mong paasahin. Huwag mo silang i-invite mo. Uy, punta ka dun kasi may birthday. Yun pala, ang pupuntahan nila is similar din pala. So guys, siguro naman, hindi naman tayo pareho ng paniniwala, no? Pero parang sinisira na lang kasi natin yung company, eh. Diba? Parang sinisira natin yung company. Nag-lie tayo sa isang bagay na kung saan, hindi naman may kakayaman mo, bakit mo pa ipag-lie? So, maging totoo ka lang sa sarili mo na kung in-invite mo siya, direct to the point. Now, this is a networking company. Ito yung ano namin, ito yung company, it's in global. So, willing ka bang umatin ng seminar namin? I-try nyo lang po. Ano, ganun ba? Hindi yung sabihin nyo, kapunta natin kasi may birthday, pagdating pala dun, parang ang dating sa'yo, parang sinungaling, di ba? So, paano mag-trust yung tao sa inyo? Paano mag-trust yung isang tao? Yung unang bagay mo pa lang, ginawa mo lang is nag-lie ka na. So, di ba? What if dun sa mga tao inayos nila sarili nila, parang siniraan mo lang din sila. Parang damay-damay na lahat, di ba? So, dun, advice ko sa mga business partner ko na magbago na kayo sa mga gawain na yan. Yung mga sinasabi nating online, yun. Popular ko yung online. Job hiring, yun pala, recruiting. No, yun, huwag nyo gagawin yun. Dahil you lie the people around you. Diba? Hindi rin kayo ipaprosper ni God yan. So, kung invite nyo sila, direct to the point. Diba? Hindi yung job hiring. Kasi ang tao, dun sa marami kasi mga business partner natin na nagpo-post, marami, job hiring. Yun pala, pag pinuntahan nyo sa office, tambak na sila, ano yung hinahire nyo? Ngito ganyan. Yun pala, networking din naman. So, yeah, guys, advice lang sa mga business partner ko rin, post line, yun. Huwag nyo pong gawin na lang siguro yan, no? Totoo na lang po tayo para hindi po tayo mas hindi po natin sirain yung sarili nating company, which is yun ang nagbigay ng yaman sa atin. So yun, maraming salamat dun sa mga nag-share sa video na to. At sana, don't forget to subscribe to my channel at marami pa kayong pwede kong kung ano man yung ano, pwede kong ma-share. Halimbawa kung anong talent mo or meron kang alam na gusto mo pong ipa-improve, so yan, pwede natin pag-usapan yun kung paano. At kung may alam din naman ako dun sa gusto nyo mayari sa inyo, so what if i-share ko rin kung anong kalaman ko meron. Kasi sa dami ng mga racket ko nga, lahat na, racket na, iba? Hindi lang yung networking. So, yun lang. Kung ayaw naman yung sa networking, which are dito tayong pag-usapan sa traditional business, di ba? Kasi minsan kasi sa iba, kahit nga yung peaceful vendor, di ba? Nilight-light nila. Alam niyo ba guys, sa peaceful vendor lang yan. Pero ikaw na sa opisina ngayon, nakatayo ka, nakahawak ka ng mga computer, di ba? Mas malaki pa yung kita kaysa sa'yo.
Tapos sabihin niyo na ew, diba? Baseball vendor ka lang, diba? Pero mas malaki po ang kinikita niyan. Traditional business yan. Hawak pa ilang oras. Ikaw, puso oras ka dyan sa kusina mo. Diba? Yung sweldo mo, wala lang yung sa kalahati sa kinikita ng isang baseball vendor. So huwag nyo maliitin po yung mga nandiyan sa kalye lang kasi mas marami pa yung alam kasi sa inyo siguro. So yun, yun lang mga ano ko, advice ko rin sa mga judgmental o ika nga. So huwag nyo lahit-lahitin po yung mga ganyang tao. So guys, salamat sa panonood sa channel ko na to. At sana, don't forget to subscribe para ma-update kayo sa iba kong video o iba ko pang kaalaman na pwede ko ma-share sa inyo. At dun sa mga magtatanong, comment lang below sa video na to para ma-sagot ko yung mga katanungan. So guys, salamat at happy networking. Again, before tayo magtatapos sa video na to, no, meron lang akong bibigay na verse nyo, which is in Jeremiah 29 verse 11, na for I know the plan, ano yung sa verse nyo, for I know the plan, I have plan for you, declares the Lord, plans to prosper you, and not to harm you, to give you hope and future. So yun po yung nasa verse na binigay ko sa inyo ngayon, no. So yun.